Baduy pala ng clothes ko. Lahat naman tayo baduy nung araw. Ito nung GRO pa ako. GRO ka? So, kumanta ka nga naman, sample. Anong kanta yan? Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Yung best friend ko ng gay, ang saya. Ang saya. Diba? Sila yung taga-sampal ng mga kaaway mo. Si Do ang kasama ko, nanganganak ako kay Daniel. Sabi ng doktor, are you the father? Habang umiiri ako doon, Doc, hindi yan yung ama. Parang pinakuluan mo siya rito. Kaya, namutla na siya. Ang ganda niya. Parang pinakuluan mo eh. Welcome to the Bello Spa in my house. Yes, we are, because I have a very special guest today. Somebody I really admire. Not only because she's such a strong woman, a wonderful actress, very talented singer, but because also she is such a great mom. She's been able to raise such good kids who love her so much and who talk very highly about her. And she can really control them. Isang tingin lang ni mother, behave na silang lahat. So I ask her advice on how to bring up Scarlett. Please welcome Carla Estrada. Yay! Hi. Thank you for coming, Carla. It's been a long time since I've seen you. I know you go to Marato, but I hardly go to Quezon City. So. Oo nga, Doc. Kaya nang sinabi sa akin na i-invite, sabi ko, sige, kasi parang itong buong quarantine, hindi tayo nagkita. And then once in a while, nagme-message lang tayo, like your birthday, and then kumustahan, ganyan. So, sabi ko, minsan, mas maganda nang hindi kayo nagkikita para mas marami kayo mapag-usapan. I know. Diba? Last time we saw each other, tagal ng kwentuhan. Ang tagal na. And there! Sorry, nasa forest kasi kami ngayon. So, yan meron kaming ano, sound effects. At least maganda kasi sa fake sound effects ng nature, totoo. Yes. How many kids do you have? I have 4 kids. Okay, two boys, two girls. Dalawang kuya, and then Danielle's 25, si Carlito, 23. Margaret, 18. Carmela, 14. Oh, wow, may 14-year-old ka pa. So, pinag-usapan natin dati si Margaret, right? And then you were telling me what a beautiful voice she had. So, I've been waiting all these years na makita ko si Maggie, no? Pero hindi ko nakikita. So, ngayon, sinabi mo, mas feel niya, mag-aral talaga. I think it's such a good example. May pagkakataon siya maging star actress. Kasi alam mo, lahat ng mga bata na pumupunta sa clinic ngayon, when I ask them what they want to be, actor, actress. So, medyo maganda kay Maggie na gusto niya talaga mag-pursue ng studies. And she got admitted where? Pagyabang mo, Carl. Kasi ang hirap pumasok sa school na yan. Gusto ko mong ipagyabang. I'm sure ikagagalit niya to. Kasi, mama, ganun. Although, isa lang yan sa mga schools na yung Cambridge, marami siya inaplayan na nandyan ang Harvard, nag-New York din siya for ano. Kasi mahilig talaga siya mag-aral. Si Maggie talaga sa lahat ng mga anak ko. Kasi 90% nakukuha sa nanay yung talino eh. Totoo yun. 100%. Actually, sorry, 100 pa you nga. You know why? Because the gene of talino is carried by the X chromosome. Oh. Yes. Ano? So it is attached to the... Actually, pag-girl, hati. Pag-girl hati? Naku. Oo, pero pag-boy... Huwag niyo ilabas yan direct. Kasi, matutuwa yung tatay. No, kasi pag-girl, XX, di ba? Pag-boy, XY. So pag-girl, may Y. So kalahati from the guy. Kalahati from the girl. Pero pag-boy, medyo sa atin. So how's Daniel? Matalino ba yun? Oo, si Daniel. Sobrang talino. Malapit na nga siya maging kasing talino ni Jose Rizal eh. Bakit napaka-ano ng buhay mo, love life? Bakit very colorful? Okay, ganito yan. So, since nagkaanak ako sa 4 na ama, lahat nung bawat relationship ko sa isang ama ay taon. 4-5 years. Okay. Pero hindi, sila ang hindi loyal sa akin. Kahit na magkaharap-harap kami. Nakipag-away. Hindi. Pag nasa isang relasyon ako, I'm very loyal. But, well, syempre, and faithful. Reason, and faithful. Alam mo, because I just realized my ex-husband, ang pinaka-loyal na lalaki ng mami ko. Hanggang ngayon, best friend ko pa rin, lagi nagbibisita, always
checking on me, pero hindi siya faithful. So, ngayon ko lang nalaman, may difference pala. Ang loyal at so faithful. You are loyal and faithful. Uh-huh. Your men are loyal, but not faithful. Uh-huh. And when you find out na hindi sila faithful, echapuero na sila. Oo, madali akong bumitaw. Kasi, hindi ko matanggap na hindi na ibibigay sa akin yung kaya kong ibigay sa relationship, diba? You look very happy and you look peaceful. And is there anyone that's contributing to this glow? Or is this Bello? Wow! Bello! Sabi mong Bello, uy, maganda yun. Parang sumang-ayon yung kidlat eh. Sobrang natural tayo, di ba? Of course, kasama si Bello dyan, lagi. Kasi, yung pangloob na damdamin kasi yung nagpapaganda talaga eh. Yung magiging masayahin, yung hindi masyadong nagda-dwell sa problema. Yung sitwasyon natin ngayon, I made sure na yung mga anak ko ay ready yung kanilang mga emosyon na kung ano yung nangyayari, especially Danielle, dahil siya yung medyo tinamaan talaga, dahil mas passionate yun sa akin, mas naiintindihan niya yung nangyayari. Kung eto dumaan, siko okay lang, eto yung pinaka-perfect time na mas makatulong tayo sa mas marami natin mga katrabaho at saka yung mga trabahador na kailangan tayo. Importante, walang nagkakasakit kasi mas survive natin yung pang-araw-araw na pagkain kesa yung hindi ka sure kung masusurvive mo pag tinamaan ka ng sakit. So, now we will relax you. Okay. Because I'm sure, is this going to be your first facial since COVID? Yes. Oh, hi. Okay. Mapapalaban ka. Mahahanap. Good luck, girls. Kasi, pwede ba natin pangalanan ang bawat pimple ko? My body treatment and Carla did her facial. How was it? Alam mo, amazing. Wow! Good! Kanina nag-usap nga kami ni Derek. Sabi ni Derek, ang sarap na siya ko. Oh, hindi ko ito na-realize na talaga kailangan mong inaalagaan yung skin mo, lalo na yung sa face mo. Dahil yan agad din nakikita ng tao. Oh, eh, diba? You only have one face. Huwag mo isugal sa ibang bagay kasi isa lang ang mukha mo. Kanina parang sa'yo ko, ganito pala, no? Meron ka pa palang igaganda pa. Wow! Kala mo perfect na lang. Meron pa. Kunti na. But in the meantime, we want to see childhood pictures. So, I have some pictures here in Carla has. So, we'll explain. Kasi maraming, you know, in her life, many things have happened na hindi mo akalain. And in my time, kasi hindi naiintindihan na ng tao na kaya ako nang tayo ng Bell Medical Group. Dahil pangit ako nung bata. And adopted ako. So, alam mo yung mga tao, lagi nilang sinasabi, ay, ampun lang yan, pinamigay. So, feeling ko, tapos sabi ng friends ko, pinamigay ka kasi pangit ka. Or pinamigay ka kasi mataba ka. Mas masakit mas yung pinamigay kasi mataba. Kasi yun, anak ka na talaga eh. Pero dahil mataba ka, kailangan ka ipamigay ng sarili mong magulang. Hindi ka na mapakain. Kaya sabi ko, anak ko, papasexyan ko lahat ng tao. Isa lang naman dyan, ayaw na. Ito nga na, sa yes, bahay natin. Yes, show me, diba? So that's me. I was only 4 years old. Ayan, meron akong focus sa camera. Come on, let's look. What? Mukha ba akong anghel? Oo naman, diba? O si? O, fashionista. Tingnan mo naman yung dress. Oh, yaman mo dyan. Ako naka-shorts lang ako dyan, walang t-shirt. O ba? That's attorney Enrique Bello. That's my adopted dad. But he's really in my heart of hearts. My super real dad and my super real mom. So, ang pangalan niya Bello. And do you know that Bello means beautiful in Portuguese? Kaya I'm really supposed to become a beauty doctor. Pero tingnan mo ang mukha ko. Nakatago na to. Tingnan, hindi pero nakasmile ka na siya. Si mommy ko rin naman. Miss ko yan. Oh my God, ito yung trying hard to be tanager na magmamodel. Did you have a no also being a model? Huwag mo na ipakita yung mga pictures ko do. Ay, naku. Yung social nung mga pictures mo kahit nung araw. Paano naman naging social yan? Duh. O yan. O, please,
social na South Switzerland. Switzerland. So bata ka pa dok, nagte-travel na kayo. Oh, that's all. See here, I look kind of like Scarlett, don't you think? Yes. We are in, where are we? Italy. I think we are in Milan. Actually, kamukha mo si Scarlett. See, it's not just Hayden that looks like Scarlett. Kasi yeah, hindi kamukha mo, nag-mistisa lang siya because of Doc Hayden ng konti. Pero yung kabuuan, yung mata, kamukha mo siya. Kaka-graduate ko lang ng medicine, nagtatrain ako. Ang baduy pala ng clothes ko. Lahat naman tayo baduy nung araw. Akala lang natin. Pero kasi that time, yun ang uso. So, malaki na yung anak ko. This is Quark. He's already 40. This is Crystal. She is 37. This is me in the White House. Itong anak ko, ang ganda-ganda. Crystal, nagpa-flower girl. Cute na Crystal. Yeah, di na makasawa ko si Apo. First husband, guwapo din. Di ba pwede na? Guwapo, hindi naman tangka. Guwapo talaga. Sorry, Atom. Lalo yung kabataan. Pero alam mo, hinahanap ko talaga daddy ko eh. Kasi yung daddy ko 6 feet. So, ito si Atom, 5'9". Kulang. Kailangan 6 minimum. Oh, okay. Si Hayden, 6'3". Sobra. Ito na GRO pa ako. GRO ka. Sige, kumanta ka nga naman. Sample, anong kanta yan? Siguro, yan, ano yan? Luha. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Wow! Ang ganda ng boses ni Carla. Okay, eto si Do, best friend ko, before pa ako nag-artista. Do, wala akong ibang magiging profesyon kundi maging isang artista o mga awit. Samahan mo ako sa Manila. So, ang nangyari sa... This is from what province? From Antique. Ah, okay. Okay. Freshman ako, senior siya. Oh. So, sumama siya sa akin. Gay siya. So, alam mo yung mga gays, may ligyan yung mga pretty girl, kung sino yung maganda sa school, yun ang mga friends sila, barkada, ganyan. So, nung sinama ko siya, ako lang yung may pamasahe sa bar ko, siya pinatago ko doon sa ilalim ng kama. No. Seriously? Diba? Ang saya. Tago siya doon nung iikot na yung porter, yung maniningil sa bar ko. Talaga? Marami ba nang gaganon? Marami nang gaganon nung araw. Nagtatago lang. Ang tawag doon, Doc, stowaway. I love that. Best friend ko rin gay. Ang saya. Sila yung taga-sampal ng mga kaaway mo. Si Do ang kasama ko, nanganganak ako kay Daniel. Si Do? Sabi ng doktora ko, si Doktora Granada, sabi niya, kasi syempre bigla akong nanganak, diba? Are you the father? Habang umiiri ako doon, Doc! Hindi yan yung ama! Di ko makalimutan, sabi niya, excuse me, Doc, ha? Kasi tawa ko ng tawa. I think itong match na to ang nagpa-tournament si Efren Bata. So, for ano, parang para mga artista kaming magkakalaban. Aha. Nanalo ka, I'm sure. Nanalo ko dyan. Kasi ginawa ko negosyo yan eh. Dyan ako makang pambili ng bigas. Laban ako ng laban naman. Talaga nagpapatalo ko muna. Tapos bigla mo nanalo ko. Oo, syempre. Oh. Okay. Ayan. Ito ba si The Legend. Oh, the Legend. The only Filipino, no? Yes. World renowned in billiard. In billiard. Ito naman ang ating That's Entertainment. Yan, si Ricky Rivero. So, sobrang payat tayo dyan, Doctor. Ito, nakuha ko itong... Oh my gosh, guess who that is? Okay, nakuha ko itong picture na to. This was, 1997. Nung dinala ko siya sa Boracay, first time niya. Itong si Visceral. Kasama yung kaibigan ko, nilibre namin siya kasi tuwan-tuwa kami sa tao na yan. Naglilibre sa Boracay? Mura lang naman ang pamasahe, no? Nag-artista na kasi din ako. Oo. At saka mahilig akong ganyan, manlibre talaga para marami, masaya. Ah, okay. Mm. Kahit abroad. It's really mas... Like si DJ naman na yun. Ngayon naman, OA, magdala ng friends. Oh my. Si Daniel. Nakaka-save naman siya. Oo, meron na siyang savings niya na he's good. At 35, he's good. Kaya di na siya magtrabaho hanggang apo niya. Nagtabi na tayo. Oo, kasama din dun lahat ng TF ng Belo. Nakatabi. Right. Oo. Okay. Tapos nag-pandemic, parang kinulang na. Kaya kailangan na natin mag-renew. Okay. Help! Wala! It's emergency time. Hindi nagsicharge ng rent. Ang mga tao. In the next year na yan, Doktora. Magtutulungan tayo, syempre. Thank you. Okay. So, eto na yung after. Boracay din mo, yan. What Belo can do. So, grabing ginawa ni Belo, no? Parang pinakuluan mo siya rito. Ayan, namutla na siya. Ang
ganda parang niya. Pinakuluan mo eh. Ako tumaba lang, but ganun pa rin ang itsura yes, ko. Yes, your face, you really don't age. Before and sana after. Sana bumili ka na ng property nung nandun ka, no? Kasi that's very early on, nung pumunta kayo ng Boracay. Ah, wala pa tayong ganun kalaking pera. Ah, hindi pa. Oo, oh, hindi pa to parang mga may Daniel Padilla na. Oo. Eh, so ano, may commission ka kayo, DJ ba? Binibigan ka? Wala naman. Ako lang nag-handle lahat ng pera niya. Oh. Eh, kasi kung ano man yung gastos namin, para din yun sa lahat. So, importante may natabi sa kanya. Mm-hmm. So, ngayon... Magastos ba siya? Hindi naman siya palahingi. Hindi yun humihingi ng pera na cash. Pero, mag-ano ka na, mag-alala ka na pag nag-ano na yan, ma. Iba-ibang tono yan eh. Pagka sobrang, hi, ma. Oh, ano yung naku, yung patay tayo dyan. Oh, ma, may darating na sasakyan, ha? Ito. Ha? Oh, ma, hindi siya humingi. Pero pag humingi siya, mababa ang ano, kaya kumapit ka na sa pader. Oo. So ngayon, sasakyan lang naman ang binibili. Oo. Hindi rubber shoes. Oo. Ngayon, ang gagawin ko, siya nang paghahawakin ko ng mga pera niya. Para maramdaman niya yung feeling na pag nahawakan niya, tapos babawasan niya ng ganito kalaki, mararamdaman niya yung feeling na, ay, sayang. Hindi niya kasi hawak eh. Kasi, kaya easy for him to say na, oma, bayaran mo to. Oma, may kukunin ako dito. Oma, ganun. Nag-no ka sometimes? Sometimes say no. Kasi, parang, anak, alamin mo muna kung maganda bang klase yan. Mm-hmm. Binibigyan ko siya ng ano. Dahil syempre yung mga ganyang age, parang ganda ng motor na ganito, bla bla bla. Nakakatakot ang motor. May motor siya. May motor siya kasi nasa blood nila yan. Talaga mga pa-action star din sila, diba mga Padilla. So, say, okay, basta mahirap yun kung gusto niya humingi na siya ng salon. Baka yun. Diba? So, ilan ang branches mo? Nine. Oh, very good. So yan, eto ang kwento dito, Doktora. Si Daniel, since bata siya, mahihain siya talaga. Oh. Yung sumunod, si Carlito, yun kahit saan mo pakantayin kanya. O, oh, JC, itong anak ko magaling to kumanta. Kumanta ka, Carlito. Kakanta yan. Parang bibigyan mo lang siya ng barbecue or something. So kakanta siya. Si DJ, wala na yun. Sa party, hindi mo na makikita. Kasi alam mong tatawagin siya eh. Siya yung next na magpa-perform. Wala na yun. Pero lagi ko yan narinig. Siya naging artista. Oo nga eh. Yun nga yung mga hindi mo inaakala, 'di ba? Minsan ito yung tinitingnan mo, yung pala yung tama nandito. Mm. 'Di ba? Kaya kailangan lalagyan mo lagi yan ng chance yung bawat tao. Hindi yung kasi ito yung maganda, ito da. Hindi, minsan yung hindi mo napapansin, yun pala yung magiging superstar. Na-shock ka na naging superstar siya. Na-shock ako. Although, paglabas niya, yung na-room in si Daniel sa room ko, tapos sabi, paarawan ko daw dun sa small window. I still remember that. Nung tinamaan siya ng araw, sabi ko kay Do, ay, Do, may superstar tayo. Alam mo yung para ko nakarinig na, oh, yung gano'n. So, sabi ni Do, parang naloloka ka na, Mare. And si Daniel, wala akong name. Kasi, hindi ako nakaisip ng name eh. So there was dahil syempre bata ako, I was 19. Okay. Diba sabi ko, ayokong gayahin yung iba na parang naka-prepare na. So tinignan ko si DJ, si ko, ay, okay. Ganito lang kalaki yung mukha nun. Pero nakaganon yung nose niya. Wow. Sabi ko, ay, meron akong superstar do. May Bible dun sa tabi ng bed ko. Tinignan ko yung story ni Daniel. Yung courageous na servant ni God, yung hindi siya kinain ng lion dahil doon sa faith niya. And then si John the Baptist. Kaya sabi ko, okay, Daniel John. Galing naman! That so, is God inspired. Mm-mm. So was he a good boy? Or? Ever since, sobrang good boy yan. Ah, wala okay. Yan. Pati sa school, wala ako naging problema. Pero malikot lang siya. Talagang feeling niya siya si Spider-Man, yung mga ganun. Buti hindi tumatalon from the window. Ah, ganun. From the window to the bed to the other side. Oh, diba tayo, pagka nasaktan yung anak, lalo mong magigigil, lalo mong mapapalo. Kaya, pagka nadapa sila, hindi na nila sasabihin sa akin yun kasi may kurot pa sila, diba? Oh, God, may kita mo na lang, may bukol na lang dito, tinatago. Ganun kasi yung mga mommies ng nung araw. Did you work all your life or the mother ka? Sa bahay or ano? Mga siguro pinakamatagal ko sa bahay, 4 months and then back to work. Ah.
Or nag-artista ka after giving birth? Lahat. Every after. Babalik ako sa work. Okay. Uh-huh. Pero hindi ka na pwede bigyan ng love team kasi nabundis ka na. Scandalous. Oo. Sobrang ganun. Hindi naman ako talaga nag-start na artistang may love team. Talagang nagsosolo ako. Marami kasi akong pwedeng gawin. Ito yung mga friends natin sa showbiz. Okay. Before. Wow. I miss her. Kami talaga yan. Sina Rufa, si Donita. Ako, Rufa, Donita, Sunshine Cruz, Jackie Forster, and Vina. Oh. Yan kami magkakasama. Yan ang batchmates mo. Si Maggie. Oh, eto kami. Saan kayo first siya? Hong Kong namin, Disneyland. So, mga 9 years ago. Super close silang lahat. Super close. Even the boys and the girls. Yes. At the two boys are super close. Yes. Closer or talaga it's a group? Closer. Iba kasi, syempre ibang treatment sa girls ng kapatid eh. Super strict itong DJ. So, he's the eldest. Para ba siyang father figure sa family? Super father yan. Lolo nga actually. Kawawa yung mga girls ko talaga. Good luck. On that note, Carla, thank you so much for sharing. Thank you. Hanggang ganun lang tayo. Hindi. Yeah, ikaw lagi kasi nag-i-interview. So, it's nice na nakikilala ka naman ng mga tao. Alam mo kung anong pinagdaanan mo. And you're such an inspiration to everyone. Especially ang daming single mothers out there yes. who feel so embattled mm-hmm. and this is too hard. You had 4 kids and you succeeded and your kids. And these, I think one of the things also I learned from you is be strict. You don't do your kids any favors by spoiling them, no. by giving them an easy life because life is hard. So mm-hmm. you have to prepare them. Prepare them. And make them close to the Lord. Thank you so much. Thank you.